Mga idol at kabayan, super good news! Isang drilling ship para gumawa ng mga wells para sa oil at gas. Naghahanda na para sa napakalaking misyon nito sa Pilipinas. Magsasagawa ng drilling operation ang nasabing drilling ship sa West Philippine Sea. Kahit China, hindi kayang pigilan si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na kunin ang mga yamang para sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Tamang-tama ang salitang Filipino, do not yield. Pangulong Bongbong Marcos Jr. pinabilis ang pagkuha ng Pilipinas ng 2 anti-submarine Corvette. Naglabas ng 6 bilyong peso ang Department of Budget and Management bilang ika-4 o panghuling pagbabayad para sa naturang proyekto. Ang barkong ito ay puno ng armas, missiles, torpedo at iba pang pangmalakasang kagamitan pang depensa. Armed Forces of the Philippines at Militar ng Amerika magsasagawa ng military drill sa West Philippine Sea hanggang sa dulo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pilipinas handang tumugon sa China kapag nakialam ang China Coast Guard sa resupply mission. Palaban talaga ang mga Pilipino. Ang offshore drilling contractor na Noble Corporation ay naglagay ng bagong multi-well assignment para sa isa sa mga drilling ship nito. Ang drilling rig na Noble Corporation ay magsasagawa ng mga drilling operation sa isang field offshore ng Pilipinas. Sa sandaling matapos nito ang kanyang kasalukuyang trabaho sa kumpanyang Shell sa Malaysia, ayos ito mga kabayan. Ito yung sinasabi natin na talagang itinutulak ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na umpisahan muli ang oil at gas exploration sa West Philippine Sea sa loob ng kanyang termino. Ito rin ang isa sa mga rason kung bakit tuloy-tuloy ang kanyang ginagawang suporta sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Marami kasi sa atin ang hindi nakakaalam na Marcos Administration ang patuloy na nagbibigay pondo sa mga makabagong kagamitan na binili ng dating administrasyon, tulad na lamang ng 2 sa pinakabagong anti-submarine corvette na binili ng Pilipinas sa South Korea para sa pagpapalakas ng Philippine Navy. Ang mga barkong pandigma na ito ay masasabi na nating kumpleto rekados dahil taglay na nito ang mga armas, misal at iba pang pangdepensa na wala sa 2 Jose Rizal class frigate na nabili din ng ating bansa. Meron itong hindi bababa sa 16 na vertical launching system, 8 o 2 quadruple launchers anti-ship cruise missile, 6 o 2 triple tube configuration na sea torpedo launchers, 1 Otomilara 76mm super rapid gun, 1 close and weapon system, 4 na 12.7mm heavy machine guns at iba pang pangdepensa. Noong 24 ng Mayo taong 2023, naglabas ng pondo ang Department of Budget and Management ng 6 bilyong peso sa Department of National Defense para sa 3rd yugto ng pagbabayad ng Pilipinas para sa naturang proyekto. At ngayong 3 ng Abril, taong kasalukuyan, naglabas muli ng pera ang naturang ahensya ng gobyerno na nagkakahalaga ng 6 billion peso para sa 4th na yugto ng pagbabayad ng 2 anti-submarine corvette sa South Korea. Ang mga barkong ito ay magpoprotekta sa mga kargatang nasasakupan ng bansa at maging sa mga kung kabilang sa paggaluga ng oil at gas sa West Philippine Sea at Philippine Rice. Salamat sa bagong kontrata na ibinigay ng Prime Energy. Ang Noble Viking Drilling Ship ay gagawa ng 3 wells at 1 karagdagang well bilang opsyon sa Malampaya Camago Field sa baybayin ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi ni Blake Denton, SVP ng Marketing and Contracts ng kumpanyang Noble, nalulugod sa pakikipagtulungan ng Prime Energy sa mahalagang proyektong ito na makakatulong sa pinabuting siguridad ng enerhiya para sa Pilipinas. Sa ibang balita naman, sa gagawing balikatan exercise ngayong taon ng Pilipinas at Amerika ay mas pinalakas pa at mas pinalawa dahil bahagi ng balikatan exercise 2024 ang pagsasanay sa pagtatanggol sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Naman, ganyan dapat upang ipakita na seryoso tayo kasama ng ating kaalyado na tayo ang may karapatan sa yaman na meron at para sa mga Pilipino. Ayon kay Balikatan Exercise 2024 Executive Agent Colonel Michael Lohico, ito ang dahilan kung bakit ang bahagi ng pagsasanay militar ay isa sa gawa sa labas ng 12-mile territorial limit hanggang sa dulo ng 200-mile exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Paliwanag ni Lohico, ang pagsasanay para ipagtanggol ang maritime interest ng bansa sa lahat ng karagatang sakop ng jurisdiksyon ng Pilipinas ay bahagi ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept na isinusulong ng Department of National Defense. Bukod dito, magpapapadala din anya ng observers ang Japan, South Korea, India, Canada, United Kingdom, Thailand, Singapore, Vietnam, Indonesia, Brunei, Malaysia, Germany, at New Zealand. Ayon naman kay Assistant National Security Counsel Jonathan Malaya, handa ang Pilipinas na tumugon sa China kapag nakialam ang China sa resupply mission sa West Philippine Sea. National Maritime Council, this is the old National Coast Watch Council.
Meron na tayong ganun ever since, no? And ang naging hakbang ng Pangulo ay buuin unang-una, palitan yung pangalan. Pangalawa, dagdagan ng mga additional members or karagdagang miyembro itong National Maritime Council natin. At pinalakas din yung kanyang powers and functions, no? Ibig sabihin, yung kabuang ng buong Pilipinas na po ngayon, ang covered niya. Kasi madalas naka-focus lang tayo sa West Philippine Sea. Mm. Ngunit meron pa tayo mga ibang challenges. For example, yung sa Benham Rise, nasa east side ng ating bansa. Yung nasa north side natin, sa Batanes, no? Sa south, yung facing Indonesia and Malaysia. So lahat po ng lugar na yan requires maritime domain awareness. Mm-hmm. Or ibig sabihin, mas papalakasin natin yung ating maritime security. So binuo po ng ating Pangulo, through Executive Order Number 57, itong National Maritime Council for purposes of increasing our maritime security and maritime domain awareness sa ating bansa. Exactly, kasi gaya ng lagi na namin sinasabi sa National Security Council, yung ating pinakayamang yaman no, sa ating karagatan, yung blue economy, yun ang game changer sa buhay natin mga Pilipino. And yung ating West Philippine Sea ay isang aspeto lamang ng ating archipelago, no? At napag-uusapan na rin naman niya yung naging pahayag ng ating Pangulo during last Thursday, no? Holy Thursday, na nagsinabi niya na magkakaroon ng mga proportionate, deliberate, and reasonable response or countermeasures sa mga nangyayari sa Ayungin Shoal or sa West Philippine Sea. Ito po ay bahagi noon, no? Yung pagpapalakas natin ng ating maritime domain awareness, yung pagpapalakas sa ating National Maritime Council. This is part and parcel of the responses and countermeasures that the President has directed. Kasi marami sa ating mga kababayan, akala nila yung counter-response natin or measures natin ay purely military. Hindi po, no? The measures cover multi-dimensions. And this is one aspect of that. Kasi alam naman niya, it is not in the interest of the Philippines, it is not in the interest of China, the United States, or any of our allies and partners for war to happen. So, given that, hahanapan natin ng diplomatikong solusyon itong mga problemang ito as part of the package of countermeasures and responses that the President spoke about. Ang video na ito ay hatid sa inyo ng 1xBet, isang legit betting site sa mundo. Para mag-register, pumunta lang kayo sa 1xBet website at tingnan ang 1x Games. Under the 1x Games, marami kayong pwedeng pagpipilian. Good news! Dahil tuloy-tuloy ang pagbibigay ng hanggang 7,800 na bonus sa unang yung deposit gamit ang promo code na inyong nakita sa screen. Kung makita ang promo code at link sa description at comment section ng video na ito para makuha ang inyong bonus. Matapos mag-register, pwede kayong mag-deposit gamit ang iba't ibang payment method. Ganon din sa pag-withdraw ng inyong pera. Laban Pinas.